mga lalabs, kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman. At sa video nito ay pag-uusapan natin ang Earth Evolution. Pero bago po ang lahat, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, please like at subscribe at pakipindot na rin ng bell button na makikita sa ibaba ng video ito, para maging updated ka sa lahat ng mga panibagong upload ko. So without further ado, let's go! Sa nakalipas na bilyong taon, ang Earth ay tinamaan ng mga asteroid, bumagsak sa ibang mga planeta at nagyelo ng maraming beses. Hindi nabanggit ang pagiging dominado ng isang malawak na hanay ng mga kakaibang anyo ng buhay. Ito ay isang nakakagulat ng ating asol na tahanan ay nakaligtas sa lahat. Gayunpaman, kung gusto natin maglibot sa kasaysayan ng ating planeta, dapat tayong mag-umpisa sa simula. Ang ating solar system ay nabuo 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas mula sa isang makakapal na ulap ng interstellar gas at alikabok. Ang ulap na ito ay nag-condense sa isang umiikot na disk ng mga particle na nagpainit at nagpainit hanggang sa ang mga hydrogen ay sumanib sa helium at lumikha ng ating araw. Kasunod ng pagsilang ng ating bituin, ang lahat sa labas ng umiikot na disk ay nagsisimulang magkumpol. Ang mga pinagsama-samang ito ay magiging mga buto para sa mga planeta at buwan ng ating solar system. Sila ay nagiging mas malaki at mas spherical habang sila ay sumisipsip ng mas maraming bagay. Ang mga kumpol sa mas malamig na rehiyon ng solar system ay halos binubuo ng yelo, likido at mga gas. Mas malapit sa araw, lahat ng mabatong material ay nagsama-sama upang bumuo ng mga panloob na planeta tulad ng Mars at Earth. Sa bulkan, ang batang lupa na ito ay napakaaktibo. Naglalabas ito ng mga gas tulad ng hydrogen sulfide, methane at carbon dioxide. Ang mga gas na ito ang bumubuo sa orihinal na kapaligiran ng ating planeta. Sa malalaking asteroid at kometa ay patuloy na nagbubumba sa unang bahagi ng Earth at hindi nagtagal na sangkot ang Earth sa isang mas mapangwasak na banggaan. Ang Theia, isang planeta na kasing laki ng Mars, ay bumangga sa ating bagong mundo. Ang sakuna na epektong ito ay naghagis ng mga fragment ng mga materyales sa palibot ng orbit ng Earth, na sa kalaunan ay pinagsama-sama ng gravity upang mabuo ang tinatawag nating buwan. Sa mainit na unang bahagi ng mundong ito, walang mga karagatan, ang lahat ng tubig ay umiiral bilang gas. Ngunit 3.8 bilyong taon na ang nakalilipas, ang ating planeta ay lumamig ng sapat para sa tubig na mag-condensate at maging likido. Ang pinakaunang primitive na karagatan ay sumaklaw sa batang lupa at ginawa itong water world. Ang H2O ay isang mahalagang sangkap para sa paglikha ng mga buhay na bagay. Kaya kasama ang lahat ng tubig na iyon, lumitaw ang buhay sa lupa. 3.7 bilyong taon nang nakalilipas, ang mga pinakaunang anyo ng buhay na ito ay ang mga microscopicong organismo. Ngunit halos 1 bilyong taon pagkatapos noon, binago ng ilan sa mga organismong ito ang takbo ng mundo. Ang Earth ay hindi nananatiling isang mundo ng tubig nang napakatagal. Dinagtagal ang pinakaunang mga kontinente ay lumitaw mula sa sinaunang karagatan. Tinatawag sila ng mga siyentipiko na Creton. Habang parami ng parami ang lupain na tumataas mula sa karagatan, ang pinakaunang mga supercontinent ay lumitaw sa planeta. Ang Valbara ay hindi eksaktong isang supercontinent, ito ay maliit. Iniisip ng mga siyentipiko na ito ay mas maliit kaysa kontinente ng Australia. Humigit kumulang 2.4 bilyong taon na ang nakalilipas, ang cyanobacteria ay umunlad upang maging unang photosynthesizer ng ating planeta. Sa wakas, nagkaroon ng ilang gumagawa ng oxygen
upang gawing mas mapagpatuloy ang kapaligiran ng daigdig. Sa lahat ng bagong oksigen na ito, ang atmosfera ng lupa ay may mas mababang antas ng carbon dioxide at ginawa nitong malamig ang planeta. Karamihan sa ating maliliit na mundo ay nagyelo habang nagbabago ang atmosfera ng daigdig, gumagalaw din ang mga kontinente. Naghiwalay sila at muling nagtipon sa susunod na supercontinent, ang Rodinia, isang tunay na supercontinent. Maaring ito ang pinakamalaking supercontinent na sumaklaw sa planeta at buhay. At naging mas komplikado ang buhay, pero nasira ang Rodinia at isang bagong supercontinent ang nabuo. Ito ay tinatawag na Pannonia. Sa pagitan ng 540 at 485 milyong taon nang nakalilipas, nagkaroon ng pagsabog ng bagong buhay. Sa pagkakataong ito, tinawag itong Cambrian Explosion. At ang mga hayop na nag-evolve sa panahong ito ay may mas matitigas na bahagi ng katawan tulad ng mga shells o spines. Ang pinakasikat sa lahat ay ang alien-looking trilobites. Sa pagitan ng 440 milyong taon nang nakalilipas, ang klima ay biglang nagbago. Nagdulot ng malaking pagbabago sa temperatura ng karagatan. Naranasan ng Earth ang unang kaganapan ng mass extinction. Ang Ordovician-Silurian extension ay naganap sa oras na ito. At ang malawak na bulto ng buhay na lumaganap sa buong mundo ay namatay. Marami sa mga anyong buhay na ito ang naglatag ng pundasyon para sa mga ekosystem na mayroong tayo ngayon. Ang mga unang puno ay sumibol mula sa lupa sa pagitan ng 420 at 350 milyong taon na ang nakalilipas. Pinakaunang hayop ay dumating din sa lupa. Ang Pangaea, ang ating huling dakilang supercontinent, ay sumasaklaw sa planeta. 250 milyong taon na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, ang pinakamalaking kaganapan ng malawakang pagkalipol sa kasaysayan ng tao ay naganap sa panahong ito. Ang kahanga-hanga ay lumilipas. Napakalaking antas ng greenhouse gases at tumaas na global warming ang pumatay sa humigit kumulang 90% ng lahat ng species sa planeta. Gayunpaman, ang mahusay na pagkalipol na ito ay tumulong sa ebolusyon ng susunod na henerasyon ng mga hayop. Sa pagitan ng 240 at 230 milyong taon na ang nakalilipas, unang lumitaw ang mga dinosaur. Sila ang namamahala sa lupa sa susunod na 150 milyong taon. Nakita mo sana ang napakalaking sauropod Argentinosaurus, ang pinakamalaking hayop sa lupa kailanman. O maaari kang hinabol ng T-Rex, isa sa pinakamakapangyarihang apex predator sa mundo. Makikita mo rin ang paghiwa-hiwalay ng Pangaea at ang mga kontinenteng alam natin ngayon. Isang asteroid ang bumangga sa ating planeta 66 milyong taon na ang nakalilipas, kung saan nakatayo ngayon ang Mexico. Naglabas rin ito ng napakaraming mga debris sa kapaligiran kaya natakpan ito ang araw. Nagresulta ito sa malaking pagbabago ng klima na naging sanhi ng pagkawala ng mga dinosaur. Sa susunod na henerasyon ng mga hayop, ang mga mammal ay lalong nagiging laganap. Humigit kumulang 6 milyong taon nang nakalilipas, ang pinakaunang kilalang tao ay nagsimulang maglakad sa mundong ito. Ang species na ito ay tinatawag na Sahelanthropus. Bagaman malamang na naglalakad pa rin sila ng apat gamit ang kamay at pa. 4 milyong taon na ang nakalilipas, ang mga unang tao ay nagsimulang maglakad ng tuwid. At makalipas ang halos 1 milyong taon, bumuo sila ng unang kilalang tools na ginagamit nila pangsira sa mga bagay. 800,000 years ago, nang nakalilipas, nagsimula ang mga bagay. Natuklasan ng mga sinaunang tao na ito kung paano kontrolin ang apoy at maaari na silang magluto ng pagkain at magbigay ng init sa kanilang katawan. Ang kanilang mga utak ay patuloy na nag-evolve. Ngayon,
ay mas mabilis kaysa dati. Ang mga taong ito ay natutong makipag-ugnayan sa isa't isa at sa nakapaligid sa mundo sa mga bagong paraan. Sa pagitan ng 40,000 at 15,000 years na ang nakalilipas, lahat ng uri ng tao maliban sa Homo sapiens ay nawala. Ang mga unang magsasaka sa Earth ay lumitaw 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga dating nomadic na mga tao sa huli ay nanirahan at tumigil sa paglilibot sa mundo. Ang Revolusyong Industrial ay naganap humigit kumulang 250 taon na ang nakalilipas. Duman tayo sa makabuluhang pagbabago sa teknolohiya, matipid at cultural. Ang mga pamayanang nakabatay sa bukid ay nagbigay daan sa mga lungsod at industrialisadong lipunan. Ang ating populasyon ng tao ay patuloy na dumarami. Noong 1804, umabot tayo ng 1 bilyon. Noong 1927, umabot tayo ng 2 bilyon at mula noong 1960s, ang pandaigdigang populasyon ay tumaas ng mas mabilis at mas mabilis. Kung saan, ito ay nasa mahigit 8 bilyong tao at ngayon ay may bagong banta sa pag-iral ng tao at marami pang ibang anyong buhay dito sa lupa. Ang pagbabago ng klima, temperatura at antas ng dagat ay tumataas sa buong mundo. At ang biodiversity ay bumababa. Maaari tayong nasa bingit ng isa pang kaganapan ng malawakang pagkalipol kung hindi magbabago ang mga bagay. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will be notified. Thank you.